Hello, Aldab Nation, at sa lahat po ng mga fans ni Main Mendoza at Alden Richards. May bago na naman po tayong pag-uusapan na siguradong kikiligin po kayo sa ikukwento ko po sa inyo. Ngayon, kung ayaw nyo pong marinig ng iba, dito pa lang po lumipat na po kayo ng ibang panonorin dahil po siguradong maiinis kayo sa sasabihin kong kwento tungkol kina Alden Richards at Main Mendoza na sobra po talaga kayong kikiligin. At syempre, nakikita nyo po yan sa screen. Di po ba mga kaaldab? Well, tanong ko lang mga kaaldab, kung single lang po at magkaibigan tong dalawa, kakayanin mo bang amuin ang kilikili ng kaibigan mo? Ay, hindi ba mga kaaldab? Nakakaloka talaga. Hindi po ba? Makikita nyo sa video, sa screen po mga kaaldab, kung gaano talaga amuyin ni Ma'am Main ang kilikili ni Alden Richards. Talaga naman pong napakabango niyan. Hindi po ba? Kahit sabihin na natin na okay lang kasi artista yan, syempre mabago yan. Hindi natin pinupunto yung bango dun eh. Ang pinupunto natin doon mga kaaldab, nagagawa mo ba? Kung makikita mo yan, mga kaaldab, siguradong kikiligin po kayo. Ganyan po talaga ang mga main chart. Talagang ipinagdidil-dilan po talaga nila ang isa't isa. Hindi po ba, ma-main? Talagang kikiligin po kayo kapag nakita nyo yung mga ganyan photos na bihira lang po makita. At hindi minsan nakikita. Kaya nga nandito yung channel na to, para po dyan mga kaaldab. Di ba ba? Yan ang kwentong aldab. Well, may isa po tayong pasabog para po sa mga natutuwa kay Mengay na umaani po ngayon ng napakaraming endorsement at pelikula. Hindi po ba mga kaaldab? Yung mga sobrang inggit kay Ma'am Main, tanong ko po sa inyo, kasalanan po ba ang maging maganda? O kasalanan po ba ang maging mayaman? O kasalanan bang maging matalino? O kasalanan din po ba maging phenomenal diva? O kasalanan bang maging box office queen? O kasalanan bang maging Mrs. Richard Polkerson Jr.? Mga kaaldab, kung sa tingin nyong kasalanan po yan, marami na pong nakulong. Hindi po ba mga kaaldab? Kaya nakakalungkot po dahil po sa dami-dami ng mga endorsement at project ni Mengay, hindi po nawawala ang mga naiinggit po sa kanya. Yung inggit po talaga siguro mga kaaldab, hindi na mo mawawala. Dapat isa na po yan sa isa batas na bawal po mainggit sa kapwa. Kaya lang, hindi po po pwede yun eh. Kasi ultimo kapitbahay mo, pagka may... Nakakatawa kasi siguro naman mga kaaldab, nangyari na po sa inyo yan. Nung minsan na bigla kayong umasenso, magugulat ang kapitbahay nyo. Naungusan nyo sila eh. Halimbawa mga kaaldab, yung bahay nyo, di ba? Second, lang po yung parang simple lang siya. Kumbaga bungalow, kumbaga hindi naman siya masyado bungalow, kumbaga up down pa lang, kumbaga bungalow na tapos sa mga nasa paligid mo nagtataas ang mga up and down, third floor at second floor, tapos bigla ka ngayon nagpa second floor mga ganyan na ganyan po kasi ang mga reaksyon kay Mengay. Well, si Mengay ay mayaman na, hindi po ba? Pero hindi po nakikita ng tao yung yaman niya. Ang nakikita ng tao, yung tumatakbo sa karera niya. Bakit ganun? Di po ba mga kaaldab? Parang kapitbahay nyo, mas mataas ang sweldo ko dyan. Mas marami kung gamit. Bakit biglang umangat yung bahay niya? Hindi sila makapaniwala, di ba mga kaaldab? Ganun din po kasi nangyari kay Mengay. Hindi nila iniisip na pagkatapos po ng destined to be yours at basagin nila ang aldab
team ng Aldab eh. Akala po nila babagsak na talaga si Mengay. Kasi nga hindi na nila binigyan ng project sa pagkatapos ng Destined to Viewers eh, inechapera po nila. Tapos po ganyan na ayaw ng paawat, biruin mo. Tapos napunta pa siya sa ABS-CBN. Lalo pong nagtaasa ng mga kilay ng mga hinako. Napaka, kumbaga yung mga taong nagagalit at naingit kay Mengay eh. Lalong umuusok ho ang tumbong sa galit, yung puwet. Tipo ba mga kaldap, tapos makikita nila sa kalsada yung pagmumukha ng kinainisan nila mga kaldap. Malamang ipatatanggal mo yan mga kaldap. O pagdating doon eh, matutulog ka pagka nakita mo. Kaya lang hindi ka makakatulog sa EDSA mga kaldap. Kasi pag nasa EDSA ka eh, malabo na. Yung traffic ho, 3 oras ka nakaupo, makikita mo yung mukha ni Main Mendoza. Na alam mong galit na galit ka sa kanya. Ano kaya, siguro bababa ka na lang mga kaldab, no? Bababa na lang po siya at sasakay na lang siya sa MRT. Yun na lang po siguro ang gagawin niya. Nakakatuwa kasi mga kaldab, bitin tayo. Yung gusto ko mang mahaba eh, kaya lang hanggang dito na lang po. Para sa susunod na i-upload natin, may aabangan pa kayo. Hanggang dito na lang po mga kaldab. Thank you for your watching.